sa maganda ang afternoon, mga kapamilya. Welcome po sa programa ng Hindi Makabog-Kabog. Ang taas. Diba nga? Eto na naman po tayo para sa isa na namang pangmalakas ang episode ng Hotspot LAVE Live na Live. Kasama niyo po ang nag-iisang beshi ng bayan. Ako po, si Jaiho. At ngayon, mga kapamilya, agad-agad marami ang mga nakatutok sa atin at excited na sila sa chikahan na magaganap this afternoon. I-welcome natin dito sa Hotspot Live, we have Why Love Why Director, Direct Vince Tanyada, and John Ray Rivas. Para sa isa na naman. Ayun! Hello! Hello, 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 hello. Good morning! Good afternoon, mga kapamilya at DJ Jayo. Good afternoon po. Magandang hapon. Okay lang din naman ang good morning kasi 'di ba sa mga iba nating mga friends, good yes. morning kahit gabi na para at least yung swerte talaga parang pasimula pa lang ganoon. Tama. Yes. Diba, nahanapan ng lusot. Totoo. Kasi may mga inattend din ako mga ganyan. Sabi ko gabi na, good morning pa yung bati sa akin. Pero welcome po dito sa Hotspot LAVE. Maraming salamat sa inyong oras. Una sa lahat, batiin niyo po muna lahat ng mga avid fans and supporters ng Why Love Why. Hi, hello nga pala sa lahat ng nakapanood ng aming pilot episode ng Why Love Why. Grabe, in one day, 100,000. Naka 100,000 na kami. Tapos, tuloy-tuloy pa rin. Parami na ng parami yung views. Almost 200,000 na kami ngayon. Parang second day pa lang namin. Parang gusto nila. Yes. Thank you sa mga nanood at sa mga sumuporta ng first episode namin. Unang episode pa lang po yan ng marami kada Sabado. Kaya abangan nyo po kami tuwing Sabado. Hanggang Desyembre pa po tayo magkakasama-sama. Kaya Why Love Why the Series sa YouTube ng PhilStagers Films. Marami pa sabog. Marami pa sabog. Huwag kayong mawawala. Grabe. Totoo. Pero Direct Vince and John Ray, yes. bago tayo magpatuloy sa ating chikahan, iniimbitahan ko po ang mga kapamilya viewers natin na pwedeng-pwede po kayong magpadala ng stars dahil for sure, good vibes nga po ang ating live episode today. We want to get to know more of you as an actor. I would like to start, wow, Englishera. Charing. Gusto ko mag-start muna kay John Ray. Si John Ray ang bida dito along with si Carl. Tama, di ba? Carl yung isa. Carl at si, correct. At si Direct Vince naman ang director nitong Why Love Why. Unahin ko muna, no, John Ray, bago mo nakuha yung role mo dito sa Why Love Why, isa kang theater actor. Can you tell us more about your acting background? Ayan. Kasama po talaga, dito na rin ako na-discover sa Philippine Stagers Foundation. Ito po ay syempre, kay Direct Vince din po ito. Siya po yung President and Artistic Director and Founder ng Philippine Stagers Foundation. So, 7 years na po ako sa theater company, musical theater shows, ang piniplay po namin all over the Philippines. We are trying to utilize theater arts as a medium for education. So, umiikot po kami sa buong Pilipinas, ang kinikater po namin, yung mga students usually. At yung mga play po namin ng musicals ay based sa ating culture and the arts. Hindi po kami nag-i-import ng mga plays like Broadway, West End, kasi we truly believe na mas yung culture and arts ng Philippines masyadong rich para pagkuhan na natin ng mga story. Ang mga shows namin, mga heroes, national heroes, saints, yan. So, kapartner po nila, ay kasama po nila ako, Direct Vince. 7 years na ako sa company. And yun po. And ngayon nga, dahil pandemic, syempre, nag-venture si Philippine Stagers Foundation into PhilStagers Films. So pinanganak yung department ng PhilStagers Films, which is from theater to movie naman po. Ay, antaray. So kumbaga parang hindi bago sa'yo ang umarte, diba? Kasi nagtiteatro ka na. Like I heard earlier nung nasa likod pa tayo sa backstage. Wow, may backstage. May backstage. Sa backstage natin, oo, diba? Parang going 7 years ka na sa teatro. In fairness naman, Direct, alam mo, natutuwa ako kasi nung college ako, parte din ako ng Tanghalang Batingaw. Correct. Ito yung theater organization ng LACIM of the Philippines University. Tapos, nakakatuwa din kasi parang hindi ko na masyadong nagagawa na mag-teatro-teatro o Marte Arte, which
nami-miss ko talaga ng bonggang-bongga. Pero alam mo ba, Direk, may exclusive pa Sabgok for you. Last night, after I posted yung photo na pinopromote ko yung episode natin today, yung live chikahan natin, may isa sa mga naging estudyante nyo ata sa teatro, nag-message sa akin, sabi, ang bongga, i-interview mo pala si Direk Vince. Bongga yan pag may stage play kami. Olay kami. Ibig sabihin, parang napapagalitan ata sila, Direk. Siya lagi ang director at umaarte. Magaling yan. In fairness. Direk, aminin naman natin, gusto kong itanong, di ba pag-usaping teatro po, di ba sa totoo naman talaga, hindi ganun kalaki yung kinikita, yung income, and yung mga actors mismo, talagang passion for acting dun sa ginagawa nila, yung pinakapuhunan, di ba, Direk? Unlike sa ibang mga klase ng trabaho na mabilis ang pera. Direk, ikaw, paano mo naisip na ipagpatuloy at simulan ang Philippine Stages Foundation and naglilibot kayo sa iba't ibang universities? Ito masyasya ka talaga. Abogado kasi ako. I'm a lawyer by profession. Wow. I don't look like one, I know. Pero yes, kasi yung Instagram mo, Direk, ang sexy. Huwag ka na dyan. Huwag na. Ayaan na. Ganun talaga. Kasi mataba ako before, DJ Jayo. 265 pounds ako. Kaya nagpapayat ako tsaka nag-gym ako. Kaya siyempre, pinaghirapan, di ba, so i-display. Yun, kaya, ano, kaya ako nagaganong-ganon na, ano, bold. Para, pero yun, talaga, this is not financially rewarding, pero alam mo naman, kapag kasi teatro, ang mga ka-relate mo dito ng mga artista, they are really very passionate with their craft. So, talagang ang sarap-sarap dahil you don't need to please them with the monetary rewards kasi right. Talagang, ang talagang hindi sila doon excited sila talaga yung natututo sila with their craft, tapos yung very instant kasi yung reaction ng mga audience, so gustong-gusto nila talaga na that they are appreciated, ganon right. Yung craft nila na appreciate, so ayun, ako din naman ganon, no, pero in a way kasi, DJ Jaiho, I changed the perception na yung teatro racket lang, eh binago ko yun, eh actually now we have a tie up with various educational institutions all over the Philippines. So we're trying utilizing the arts as a medium for education. So yung mga pinapalabas namin, mga buhay ng mga bayani, yung about the culture, about the history and the identity of the Filipino as a people. So yun yung mga pinapalabas namin, kaya nakakagulat, 'di ba, nandito ako sa BL. Nakakatawa. Parang naisip ko lang na yung pandemic, kasi na-stop nga kami na mag-produce ng mga plays kasi syempre yung social gathering is prohibited. Right. So I decided to venture into ano naman, digital format. Mm-hmm. Kaya lang, nag-ask ako talaga sa Twitter ko. Nagpa-poll ako. Di ba, ano, parang Twitter, ewan ko mga pawok yung mga na... Hindi lang pawok, woke talaga. Sorry. Woke talaga. Kaya sabi ko, what is the best na genre na pwede kong maipalabas ngayong pandemic? Yung mga choices, history, drama, fantasy, horror, ganyan. Alam mo ba, overwhelmingly, nanalo yung BL. Kaya because that's the trend. Yan ang trend ngayon, Direk. I know, but there are a lot of fans. Kasing fans ng Phil Stages, kaya nga yung mga nakapanood sa'yo, I'm sure, it's either babae o bading. Talagang yun yung mga ano namin, yun yung mga followers namin, mga babae. And, you know, mga babae talaga yung namili na BL. Kaya I truly believe that BL is not only for our gay friends, it's also for our, ano, for the girls. Kasi yung fantasy kasi na parehong lalaki, na tutuwa sila dun, eh. Kaya yun yung, I decided to work on that, yung BL na series. Eh, meron naman ako kasing nakatagong script, pero more on various sex, may hetero, may transgender, may BL. So, inano ko na lang into BL. Ayun. Yun na, yung Why Love Why. Ayan. At yan, doon na nga ay pinanganak ang Why Love Why. Oo, tas hindi, DJ Jai, hindi ko talaga akalain na ganun. Ang akala ko, sige, masaya na tayo sa 10,000 views. Ganyan. Pangpakit lang. Kasi nga, more on socio-political, yung ano nung movie, pagkatapos meron pa dyang historical na may mga nabanggit yata dyan, na ewan ko kung narinig mo yon, na eventually maitatakel ng BL series. Kaya sa palagay ko, talagang gising na yung they're looking for more than the kilig aspect of BL. The kilig ones, we have seen that before,
Pero now, we are now venturing into more, ano ba, matured na seryoso na pagtalakay sa kung ano ang boys love talaga. At hindi lang about boys love, because me personally, I watched the first episode last night, and then nakita ko na parang ipinapakita talaga din sa kwento ng Why Love Why yung maging sensitive din tayo, because nakita ko doon yung comparison between the character na piniplay ni John Ray at saka ni Carl. Yung magkaiba sila ng estado sa buhay, 'di ba? Yung kung gaano kadali para padalhan ng pera ang isang teens or sabihin nating yuppie, 'di ba? Ganyan na ang magulang ay nasa ibang bansa, na ang lahat naman ay naghahanap din, 'di ba, direct nung hindi lang pera, kundi gusto din nung of course buong pamilya na sama-sama in one roof. Also, doon naman sa character naman ni Carl, based on what I watched kagabi, ang bongga lang ni Tita Beverly Salviejo na talaga namang ang kanyang kakampi ay si Mighty, di ba? Kung hindi nyo pa napapanood, mga kapamilya, yung kung ano yung sinasabi ko, ano yung pinagkikwentuhan namin nila Direk Vince at saka ni John Ray, i-visit nyo na po sa social media platforms we have sa YouTube yung Why Love Why, makikita nyo po, na parang feeling ko you're correct, Direk, na parang here in the Philippines especially, di ba, we're not yet 100% open sa ganitong klase ng eksena. But because it's a hit and super trending siya ng bonggam-bongga sa mga sinuportahan natin sa Bangkok, sa mga Thai BL series, di ba, na-excite tayo na makapanood ng mga Pilipino actors naman yung mga bida sa mga BL. Now, I want to know, genre sa dami ng mga namimit ni Direk bilang director, artista, can you share us how you landed your role dito sa Why Love Why? Nag-audition ka ba o handpick ka talaga? Actually, DJ Zayo, marami kaming actors pool ng Philippine Stagers Foundation. Nasa 100 kami. So, napakadaming actors. Pero syempre, isa ka, meron din kami kasi tinatawag na level ng pagiging actors dito sa loob. Kumbaga may mga junior, senior, and since 7 years na ako sa company, isa ako sa tinatawag nilang pioneer actors dito. So although nag-audition din ako kay Direk, actually parang nung umpisa, inuman lang, kwentong inuman lang talaga itong Why Love Why. So parang ano, gawa ba tayo? Para lang may mga content tayo sa Bill Stagers Films since gumagawa na tayo dahil pandemic. Parang wala lang, ganun lang. So kasama ako sa inuman na yon, kwentuhan. Tapos nakita lang ako ni Direk, sabi ni Direk, sige, ikaw na yung isang bida. So sabi ko, Direk, mag-audition pa ba ako? Tapos yun, binigay niya na lang sa akin, sabi niya, sige, ikaw na yung bida. Ang lesson, pag iniyaya kayo ng inuman, sumama kayo. Kasi kung sino yung mga nandun, yun at yun din ang kukunin. Hindi naman, Direk, pero syempre, we need to be very careful also. Diba? Dapat yung mga kasama natin, especially we have lot of mga bagets na mga nanonood sa atin. Correct. Dapat yun yung mga pinagkakatiwalaan nating mga kaibigan. At kung minor, bawal uminom. Ito correct. Naman, 23 years old na ito. 23 naman. 22. So, hindi pwede. Ang ibig ko sabihin, syempre, hindi rin naman nakikipag-inuman ng director sa hindi marunong umarte. Kaya, mga hindi marunong umarte, hindi ko rin iniimbita. Hindi, that's what you call naman, Direk Vince, social, pakipag-socialize din. Yes, yes. Diba, hindi lang yan sa director at sa actors, diba? We know naman that, of course, sa guidance din ng ating edad, sa limitasyon din natin, diba? Importante din na nakakapag muni-muni, labas-labas din tayo with our friends, ganyan. Yes. So, grabe, nakakatuwa yung kwento na parang because matagal na kayo magkakatrabaho sa Philippine Stagers Foundation, tapos sa simpleng parang gathering ninyo ng very, very little, nabuo itong Why Love Why din. Yes, DJ Jayo, si Carl naman, pinag-audition talaga. Yung mga actors pool namin, nag-send ng video. Then nag-send si Carl doon. Hinanpick na din si Carl sa pool. Oh, kasi thunder na yung mga artista dito. Kaya kailangan. Siya na yung pinaka-bata, actually. Pag after ni Carl, siya na. So, yung mga thunder, mamaya na yung mga thunder, sa ano na kayo. Parang, at least si Carl, isa sa mga baguhan, magaling. Kasi ang katotohanan dyan, walang halong kaek-ekan. Naghahanap kasi ako ng mukhang-mukhang ano, yung mukhang
Hindi mukhang manika, DJ Jayo. Yung parang... Uy, pero alam mo, may angulo siyang mukha ni James Reed. Yun ang dami nagsasabi. Yeah. Diba, oh, yung bago matapos yung episode 1, bago pinakita yung dapat abangan, diba, parang oh, yung kumata... Finocus. Oo, oh, Finocus. Tapos yung umiti siya, yung may pakagat labi siya na... Diba, ganun siyang very light. Yung mga matamat, oh, nanonood ako direct. Pwede uri-uriin, diba? Alam ang kwento. Charing. Uh-huh. Ayun, diba, kamukha niya si ano, James Reed. So, isa yan, oh, sa hinanap mo talaga direct na parang hindi, dapat. Hindi, ang hinanap ko talaga yung mga, ano, yung mga mukhang lalaking-lalaki. Yung hindi parang, pretty boys. Oo, oh, hindi yung mga, ano, yung mga parang Photoshop na talaga. Hindi, I'm not saying na Photoshop yung iba, pero yung parang live na Photoshop, yung ang manikain talaga. O, oh, manikain. Parang ayoko, pasabi ko, kailangan mukhang alpha male. Ay, pero God, hindi ako papasakay direct. Mukha akong malika. Oo nga eh. Hindi, aksidente yung kay Carla. Nakamukha niya si James. Hindi namin yun makita sa ano, off-screen. Talaga? Nung nakita namin sa on-screen, parang ganun. Ang daming comments kasi sa YouTube na naglalan, puro ganun. Uy, kumukha ni James. Tapos tinitignan namin siya. Ay, oo nga. Kumukha ganun kami. Napa-double look talaga ako kagabi sa kanya. Sabi ko, taray, kamukha niya si James Reed. At napahanap, oo, na Moreno. Ako, oo. Correct, napahanap ako sa Instagram niya. At talaga namang napalike ako sa mga... Charing! Charos lang, oo. Pero syempre direct, ayan, naikwento natin na yan. Si John Ray, hindi siya nag-audition because medyo matagal na siya. At nakuha niya na yung tiwala mo bilang isang director. At napapanood mo naman na siya umarte sa entablado. Which, sobrang iba ha. Kasi kapag magaling kang theater actor... Ibig sabihin, mahihirapan ka lang pag umarte ka na sa harap ng camera sa angle-angle, 'di ba? Sa paulit-ulit sa wide, sa mid, 'di ba, yung mga ganyan. Correct. Saka, iba yung laki ng galaw ng teatro kasi dahil live kayo napapanood, yung audience meron sa dulo, kailangan kita kayo. So yun yung kailangan mong i-control kapag nasa harap ka ng camera. So parang ang nangyari, itong si Carl after ng audition, pasok na pasok doon sa hinahanap na timpla ni Direk. Yeah. Direk, para sa iyo, kung si Carl, yun ang nakita mo sa kanya bukod sa matagal mo nang kakilala si John Ray. Ano ang dahilan at napili mo siya para bumida dito na ikaw mismo ang nagsulat? Okay. Si John Ray ba o si Carl? Both si of John them. Ray, Direk. Si John Ray. Ah, ano, lang bago ka sumagot, i-shout out natin yung mga nagbibidjoke sa kapit ba? Oo. Nadidinig na siya. Nararamdaman na siya. Parang binibirit niya nang to. Oo nga. Ate. Mahirap ka usap yan, kaya hayaan na. But anyway, kahit na ano explain dyan. But anyway, si John Ray kasi, bukod sa talagang hinahanap ko na itsura, kasi hindi sila nagkakalayo ng ano ni Carle. Yung parang may chemistry kanto kasi ng sila. Mukha. Oo, pero talagang magbarkada sila ni Carl. So sabi ko, pagka yung mga hubaran at saka yung mga ganyan-ganyan, yung kumbaga parang pagka may mga provincial shows kami, yung tipong sila yung mga roommates, ganun, sila yung mga naliligong magkakasabay pag kulang na yung mga CR. So sabi ko, ito mga to, pag pinaghubad ko, hindi na yung mga aarte pa na ano, na yung, alam mo na, kasi di ba tayo sa theater, meron tayo mga inhibition exercises. So yung mga ganun, ito sila hindi na. So wala nang workshop pa sa ganun, parang pasok na. So yun yung isang pinag-isipan ko rin sa kanila, kaya hindi na ako nagpa-audition. Actually, marami akong mga artista na nakausap na, yung talagang film actors na na nakausap na kaya lang naisip ko, ay hindi, tayo-tayo na lang nung nagkainuman nga. Sabi ko, tayo-tayo na lang. Sabi ko kasi ang hirap pa, parang adjust tayo, papaswab pa lahat. Kasi sila John Ray, meron kasi kaming Philippine Stager Studio. Taga Davao to eh. So naabutan ng pandemic, hindi na siya nakauwi. So doon na sila nakatira sa Phil Stager Studio. Na-lock-in sila doon. Para siyang PBB house na 5 floors. So, may mga artista din doon. Pati sila Yesh Burse, sila Patrick Libao, doon din nakatira. Pati si OJ, yung transgender namin, doon din nakatira. So sabi ko, alam nyo, tayo-tayo na lang. Kasi para hindi na tayo magkaanuhan. Tapos yung swab test natin, tipid na. Kasi but we don't need to have the swab test kasi hindi naman tayo lumalabas. Andito lang tayo. So ang pinaswab test ang namin, sila Tita Beverly, yung mga ibang artista na ano. So nakatipid kaming lahat. Yun, parang isa yun. Tapos pangalawa rin,
si John Ray kasi multi-awarded to, hindi mo natatanong, 'di ba? Mukhang ano lang, mukhang pero, kanto boy lang. Mukhang kanto boy lang, pero na ano to, naging best actor to for theater sa Broadway World Awards sa New York. Wow. So sabi ko, at saka Aliw awarded din siya for best actor. So sabi ko, sige, ano, ikaw na lang kasi you haven't acted. Di ba never ka pang umarte sa film? Never pa siyang umarte. For you to prove that a theater actor can also be a good film actor. Kasi you just have to taper down your acting sa film eh. So, yun. Kaya this is also a good sign for him na talagang, oh, pwede ka rin mag-film. It's also a kickstart for Philippine Stagers Foundation because, di ba, sabi nyo nga dati, nung wala pang pandemya, eh talagang nililibot nyo ang Pilipinas. But this time, because you guys are magkakasama naman in one house, di ba, ganyan, eh talagang naisip nyo na gawin yun. At lahat kayo, eh may mga background na pagdating sa pag-arte. And also, di ba, napaka-importante pa rin kasi gagaya ng sinabi mo, sila Tita Beverly and the rest of the cast ng mga outsiders, talagang nag-follow kayo ng safety protocols natin kapag gumagawa tayo ng mga series ngayon, ng mga projects. And that's very, very good. Yes, oo. At correct. Yung nag-lock-in na kami, when we started with the shoot, lahat ng mga actors and crew, naka-lock-in na sila sa isang place. Tapos, all the crew, talagang they are required with the safety protocols ng mask and shield. So, pagka yung mga artista, hindi sila aarte, naka-mask and shield din sila. So, lahat yun, finalo talaga namin. And that's how you do it, lalo na sa panahon ng pinagdadaanan natin ngayon. Now, gusto ko namang dumako. Siyempre, John Ray. May pagdako. Bilang nadapuan ka naman. Dumako na din yung araw. Yes. Nasa miharing araw. Totoo. Yeah. Genre, gusto ko nang alamin, syempre, nabanggit ni Direk na tiwala siya sa inyo pagdating sa mga intimate at saka mga scenes na talaga na mga pangpasabog, di ba? Yeah. Ikaw ba, nung tinanggap mo tong project na ito, sinabi mo mismo kay Direk at sa sarili mo na I'll do everything. Kasi opening shot mo pa lang, talaga namang sabi ko, ay, ang tapang at ang laptop na nasa CR, iba doon. Actually, kung nakita niyo po DJ Jayo, dun sa episode 1 na ganun naka-intense yung mga eksena, what more sa mga susunod na eksena? Yan talagang ang dapat abangan. Yan ang dapat abangan. Kasi nung pinasok ko tong papipelikula, although nagpipelikula ako before pero sa mga indie films lang, pero ano lang, more on short films extra, tapos extra. Mga extra sa mga malalaki. Pero dito kasi, ito yung big break ko. So sabi ko, kailangan pagpamasok ako dito, all out. So kaya kong ibigay kahit ano. Kasi naman dito sa theater namin, meron kaming tinatawag na theater festival, yung PSF Theater Festival, na kung saan nag-experimental theater kami. So wala kaming inhibitions kahit maghubad kami dyan o kahit ano. So wala pong everything, pero at least para sa art naman, for the sake of the art naman po. So kung para to further the story at wala namang problema, bakit hindi? Para naman makapag-further ng story, hindi lang yung just naghubad lang dahil pinaghubad. Hindi naman sa ganun. So nung binigay sa akin ito ni Direk, nung binasa ko yung script, sabi ko, sige Direk, gagawin ko yan kasi kailangan na kailangan sa story. Kailangan na kailangan. So yun po, lahat na mapapanood nyo dito, kinailangan sa story, hindi lang siya pinakita para lang kasi yung sa sex, kasi there are instances, well, I have seen na there are instances na parang wala namang purpose. There has to be a reason kung bakit nag-sex. And this particular movie is really about sexual adventurism and sexual reawakening. So kailangan talaga yung ano eh, yung meron silang pagniniig, to speak. Oo, ayun. Totoo. Direk, ang daming BL series ngayon. Like, may ilan doon na parang in-invite ako to be judge. Yeah. And then, no, actually, maging judge talaga. Judge. So magkakaroon ata ng BL Festival. BL Festival. In-invite ako para mag-judge. Pero dinecline ko yung ano, yung invitation ng maayos. At sinabi ko, I'd rather be the host. Because parang lots of the stars, the actors, the mga bida, and also the directors, mga kaibigan ko, ayoko maging bias. So, mas okay ako mag-host na lang and ipagkatiwala niyo na yung pagiging judge doon sa iba. Baka may masabi pa sa akin. Direk, ang tanong, ano po ang masasabi ninyo na pinagkaiba ng BL series na Why Love Why kumpara sa mga nauna na nating napanood at sinubaybay ang mga series? First, aside from two BLs that I have seen, Why Love Why
ay matino ang quality. Yun yung medyo ayun, medyo matapang kong sasagutin yun na medyo naman tayo. Second, the story itself. There are sex scenes here, but we want to do it because we want to further the story. So yun ang ano natin. Yung pinakabentahe talaga dito yung istorya. Makikita nila yon actually. And there is a little bit of historical fiction dito sa film na ito. Kasi hindi lang sila thesis partners. Meron sila palang something na dapat abangan. Something yes. na dapat abangan. Silang dalawa. Yung mga kanununuan pa nila nung araw. So, yun. Oh. Yes. So, interesting. And these are real people. These are real people, Dijijayko. Yung kanilang mga ninuno. Wow. Naku, na-excite lalo ako kasi ako nasubaybayan ko na yung episode 1. I am looking forward for the next and mga upcoming episodes pa. Na gusto ko ring malaman, syempre, 'di ba? Talagang pangmalakasan ang mga ang daming gusto malaman. Hindi din siya. Kinakabahan niya ako sa mga malalaman. Bakit naman kayo kinakabahan? Ang chill-chill ko nga lang magtanong sa inyo. O gusto ko lang naman din malaman because nowadays, 'di ba, yung mga series, mga movies and yung mga projects ay napapanood na digital, free sa mga may internet, sa mga nakakapag-online. Hindi naman nawawala kapag ka sa digital world, di ba, ang mga negative comments, mga pambabash. John Ray, ikaw, sa after maipalabas tong episode 1, ano yung masasabi mo na talagang ikinaloka mong bash na tanggap kung meron man at papaano mo to hinandle? Ako, igogo ko ba? Oh, sige. Kasi ako ang social media manager ng PhilStagers Films, sa ng PhilStagers Foundation. So, hawak ko lahat ng mga social media pa namin, tapos Socmed namin, pati yung may kasama ko, partner ako. Siyempre, nababasa ko lahat ng thread kung meron mga comments regarding sa akin. At, ayan, bumibirit na yung katabi namin. So, kung meron man akong bus na, actually, pinagkakatuwaan na lang namin siya. Imbis na gawin namin negative yung mga comment, hinahayaan lang namin kasi sinasabi ng iba namin mga production, i-off nyo na nga yung comment, ay i-delete nyo nga yan or ganyan. Sabi ko, hindi, wag. Hayaan natin sila magkaroon ng malayang discussion para mas lalo pang i-share pa nila, para mas lalo pang umingay tayo kasi negative tsaka positive, lahat yun positive. Yun yung sinasabi sa kanila. Tapos, negative and positive pagdating sa ganyan mga review. Project, still publicity. Yeah, still publicity. So, kung nga kaya tayo nag 100,000. Mga ganun. Kasi meron ako yung mga siguro nakakatawa na sa akin ngayon, pero nung umpisa parang okay, parang yung parang kinatumbling ko, yung parang kine-question nila yung pagiging mayaman ko. Wala daw sa itsura ko. Parang sinasabi nila, trying hard naman magpasosyala yung isa. Sabi, ang pangit naman nun, sana yung humanap ng iba. Sabi nga, sabi ko, ako, sport naman ako. Sabi ko, kaya... Nagla-lax white ka? Ang dumi ng katawan mo? Sabi ko, kaya nga umiinom ng lax white eh. Di ba nila nag-get? So parang hindi naman natin pwedeng i-please yung mga maraming tao. So ako naman, ini-enjoy ko na lang. Sabi ko, sige, more bash kasi parang handa naman ako dyan sa mga aspeto ng ganyan DJ Jayo. Pero yun lang, sabi ko, kaya kami pinagmukhang ganun para mas lalaking tignan tsaka mas maduming tignan, mas raw at mas rough. Pero mas marami akong basher yung writing aspect. Oo, kasi talaga direct. Yeah. Alam mo, kasi bago may kwento yan, gusto ko lang sabihin kay John Ray, bilang nagsisimula ka sa industry, diba? Parang that's part of the journey, diba? Yeah, everybody everybody will give you comments kasi syempre, diba, once you post anything on social media, even in your Instagram, even on your Twitter, Facebook, ganyan, basta may pinost ka na something, you don't own that specific post na. Kasi parang ibig sabihin, pinapaano mo sa tao okay, tingnan nyo to, panoorin nyo to, pwede silang mag-comment dito, diba? But don't get affected because, of course, diba, andyan ang director mo, si Direct Vince, na magkasabi sa'yo kung tsaka ba yung ginagawa mo, kung hindi ka ba deserving, diba? Hindi naman niya i-good take yan kung palagay niyang
champiririt, diba? Diba? Ng bonggang-bongga. Maraming mga maiitim na mayaman, ha, DJ Jai. Huwag nilang sasabihin na ano. Na mabubuti na, lang yung... Kasi yung mga comment, ang, ano ang itim-itim mo? Paano ka naging mayaman? Oo, ay, colorism ka masyado. And direct, yun yung tinatawag natin na, diba, maraming magagaling sa social media na parang... Alam naman natin na, pero correct. Let's not mind them. Let's attract positivity and yeah. The fact that you're there producing and doing yung mga episode na ginagawa ninyo, diba? Manood kayo kung gusto nyo manood. Kung hindi, pwede naman hindi nyo rin naman din panoorin, yes. Diba? Yun lang naman din talaga yun. Ang ako gusto ko sa topic na yan, na pinag-uusapan natin, ang nakakalungkot lang na nowadays, because of the... I know that we are all enjoying the technology that we have now, 'di ba? Yung internet ini-enjoy natin. Pero nawawala yung pagiging makataon ng iba, 'di ba? Nawawala yung pagiging makataon ng iba na parang, "Oh, di ang galing mo, ikaw na lang gumawa. Perfect ka, ang dami mong say." Pero end of the day, 'di ba? Tayo, we're still working, we're still doing yung job ko, ano yung dapat nating gawin. Yung purpose and yung reason natin, not for anything, hindi lang naman makapagpakita ng lalaki sa lalaki sa mga BL series. Oh, diba? Yes. So, dahil gaya nga ng sabi nyo, may kwento ito. Now, direct, you as a director and the writer of Why Love Why, kung yung actors mo ay may natanggap at sabi mo nga ikaw ay meron ding mga nakuwang mga pambabash, how do you handle yung mga ganong eksena, direct? Sinabi ko nga sa iyo, I'm a lawyer by profession. kaya ano, ito ah, yung mga viewers natin and listeners natin. Guys, I know that social media is a powerful tool. Sometimes you use that for education. Kaya kami, ako bilang manunulat at director sa loob ng 30 taon, I've been writing and directing for 30 years now. I truly believe that that is not a license for you to bully somebody. Yung social media. Ako, I am using itong platform na ito to educate our young viewers. Most especially, I don't think that anybody has the right to change our history, to distort our history, to revise our history. So in a way, that is my purpose. That's why I am also utilizing this particular topic. Kasi meron din itong mga avid followers itong topic na ito. Sinabi ko nga kanina, not only gays but also women and men sometimes. No? So, isa yun sa mga topic no, when I, hindi naman attack a historical figure, but one character mentioned a historical figure dito sa film, medyo yun talaga yung tuloy-tuloy na ang daming bashing. No? Na pag tinignan mo naman, parang, ay, no subscriber, zero subscriber, parang ganun. So parang hindi ko alam if it's just trolling, pero sa akin naman, personally, I will still continue and pursue with that topic because that topic is very important for the young people. Right. We don't want history to be distorted na para paniwalaan ng mga kabataan na yun ang katotohanan. Kailangan maipaalam natin sa kanila kung anong katotohanan. Totoo yan. In fairness, diba? Ang tara ng chikahan natin, diba? Buti magkakampi tayo. Kinakabahan kasi ako eh. Kasi minsan may hindi kami kakampi. Biglang ay off the air na pala tayo. Hindi, kasi ako talaga, I firmly believe, especially din sa isa sa mga favorite quotes ko talaga from Peter Forbes. Wow, may ganon. Stories create community and enable us to see through the eyes of other people and open us to the claims of others. Diba? Yes, yes. So talaga napaka-importante niyan. At i-invite natin silang lahat, Derek Vince and John Ray, na subaybayan, panoorin at abangan ang iba pa ninyong mga episodes sa Why Love Why. Go! Ayan, guys, mga kapamilya, sa nanonood sa live ngayon at sa mga manunood pa lamang ng live na ito, iniimbitan ko po kayo lahat na manood ng Why Love Why, the series written and directed by Attorney Vince Tanyada. At syempre, under po siya ng Phil Stagers Films. Hanapin nyo lang po sa YouTube, Phil Stagers Films. Available na po ang aming episode 1. At syempre, tuwing Sabado po ito ng hanggang Disyembre. Kaya magsama-sama po tayo doon. Ako naman, DJ Jaiho. Thank you very much for this opportunity. Yeah, napakadami mong viewers. I know nagkaroon kami ng awareness kahit papaano na alam mo na, maingganyo silang tingnan yung Why Love Why sa YouTube. Pero hi sa mga bashers namin, may kasabihan nga tayo that a work of art which is not subjected to any debate is not relevant. Kaya
ginagawa niyo po kaming relevant dahil sa pambabash ninyo at nagkakaroon ng pagkakataon na panoorin kami dahil na-arouse, sorry sa word, na-arouse yung kanilang interest sa aming BL series na Why Love Why. Kaya patuloy po nating abangan this coming November 21, yung second episode po namin at 8 p.m. ng Why Love Why and the Saturdays thereafter sa buong 2020. Yan. Hanggang matapos sa 2020, andyan po ang Why Love Why. Maraming salamat po sa inyo. Nakakatuwa. Alam mo, listening to your words, Derek, nami-miss ko yung teatro. Kasi siguro some of our viewers, baka sabi nila, grabe naman sila magsalita or magkwentuhan, di ba? Pero yun nga po, ako po, hindi ako humingi ng disclaimer kasi never ko naman ginawa yun kasi wala naman ako masamang ginagawa, di ba? Ganun po kasi talaga sa theater, 'di ba? Ganun po yung mga ganun po yung teatro. Nagigets at naiintindihan. Again, thank you Direk Vince and John Ray, maraming salamat. Congratulations sa Why Love Why episode 1. Sabi ko nga, we're looking forward sa mga susunod na episode. Kapamilya, kung gusto niyo rin pong ma-enjoy ang inyong pagpupuyat, di ba? Kasi lahat tayo ngayon ay hindi na nakakalabas kagaya ng dati dahil nga tayo ay dapat nakastay at home at walang paglabas ng hindi naman importante ang gagawin natin para pa rin sa ating kaligtasan. Let's all spread positivity. Let's enjoy kung ano yung mga napapanood at ino-offer sa atin ng iba't ibang mga production houses, ng iba't ibang mga actors and directors dahil ang importante lahat tayo ay nakangiti. Kung ma-bad trip ka man, choice mo na yon. Sabi nila, happiness is a choice. Kaya kapamilya, kasama niyo po nag-iisang beshi ng bayan. Ako po si Jai Ho. Ito po ang Hotspot, LIVE, live na live. Bye! Bye, kapamilya.